This is Nick Creation Channel. So ituloy lang natin yung previous video natin since meron tayong mga fresh na information. So medyo chunky to. So nagprepare ako ng 10 slides dito para meron lang tayong indicator about sa topic na i-discuss natin. Let's start with AMA session with ambassadors. So luckily guys, nakasama na tayo dito first time and we had a chance to ask questions then. Especially yung mga na-observe ko dun sa mga group chat, sa mga nagko-comment sa video. So, natanong naman natin lahat ng gusto nating itanong. So, this is the proof. So, kausap namin yung CEO ng Monster Infinite. And then, andito yung ibang mga ambassadors din ng Monster. But of course, being an ambassador, it is a responsibility for the community. So, rest assured na we will ensure na hindi rin masisira yung reputation namin dito, diba? Regarding kung ano yung sinusupport namin. So, these are all fact-based. Ngayon, I hope maklarify din natin yung ibang mga nangyari. So, ang dami ditong mga aha moments na isi-share ko later. I think yung nami-miss natin dito sa ano rin, sa mga na-encounter natin sa project na to is kung hindi rin tayo ganun ka-familiar sa mga usual na mga nangyayari sa market, sa crypto. So ngayon nga, nakaka-encounter tayo ng FUD wherein we're seeing fear, uncertainty, and doubt dahil dun sa tinakbo ng mga tokens. So dito nga, it's a strategy din para ma-influence yung perception sa cryptocurrency na, alam mo yun, hindi siya magiging successful or hindi siya magiging okay through negative, misleading, or false information. Another thing is yung FOMO nga. So kapag gustong-gusto talaga natin makapasok dun sa game na yon pero na-miss natin lahat, di ba? So fear of missing out. Naging emotional din tayo. And imbis na, ano ba, parang hayaan na lang natin na lumipas din yun, minsan naging emotional din tayo and nakakagawa tayo ng mga actions na hindi natin alam. Nakakasira rin pala ng reputations ng ibang mga tao or even yung cryptocurrency, di ba? So ayun, so important na mapansin natin to and I think this is normal hanggang sa hindi natin nakikita yung mga formal announcements or hindi tayo fully informed sa mga nangyayari. So I hope yung next slides will clarify some of the things na nangyayari sa background. Hindi ko sasabihin na matagal na ako sa crypto pero nagbigay talaga ako ng oras na pag-aralan yung Philippine stocks. And then, ito naman yung sa crypto. Pero, aminado ako. Ngayon ko lang na-encounter itong sniper or sniping bot. And, nag-check din ako ng ibang mga research related dyan. And, kung mapapansin nyo nga, merong isang website na PancakeSwap sniper bot. And, kung babasahin nyo to, i-read through nyo to, makikita nyo na yung sniping bot is parang allowing you to buy any newly added token sa PancakeSwap or Uniswap. And malalamangan mo talaga yung, syempre, bot nga to eh. So, automated to and mga scripts. And malalamangan mo talaga yung mga any manual actions. And apparently, kapag binasa mo to hanggang sa huling mga FAQs, yung sniper bot talaga is actually, potentially legal din siya. Unless parang mag-create ka ng mga spam or fake na mga buy and sell sa doon sa currency. Pero, yun, unfortunately, accepted talaga siya, guys. And, hindi rin natin ma-remove yung ganito. Kasi, we're talking about technology. So, usually, yung mga developers talaga, they have advantage para makakreate ng ganitong mga scripts and magawa nila for the certain launch ng token. Sa previous video natin, pinakita natin dito yung Twitter. Sinerch natin yung isa sa mga wallet address and napatunayan natin na sniper bot na to kahit nung April pa lang. And what's important is transparent naman yung Monster Infinite na this is not part of the token, the wallet address na ginagamit nila or contract address na ginagamit nila for the Monster Infinite project. And nilagay ko rin naman dito yung mga link for your reference din. Ito yon. So, kung gusto nyo siyang i-check, check nyo na lang din yan, guys. And then later on, pag-usapan pa natin yung tungkol dun sa mga accusations and rumors na I think later on, i-correct din siya nung writer sa Medium. Okay, so let's move forward. So, we learned nga na sniping bot, these are existing. Even when you go to Kucoin, kasi inanong ko rin to
pinarepair ko rin for something. So dito, pag pumunta kayo dito, makikita nyo na may sniper bot watcher talaga. Kasi this is something na ina-anticipate na pala sa crypto world. And this is for our information. Isa tayo sa mga aha moments natin na we need to be aware. Okay, so si CEO ng Monza Infinite, matagal na siya, as in start pa ng Bitcoin, nag-crypto na siya, so veteran na talaga siya dito. And good thing, during the session, natututo rin kami sa kanya ano ba yung mga nangyayari. And mamaya pag-usapan natin yon, ano yung mga naging approach related doon. Ayun, so ito yung nagiging accusation ngayon sa Monza Infinite na everything is planned and the project is rug pull or they are scamming the people. Diba? So, balikan lang natin yung article na pinag-usapan natin last time and skip na natin yung pinag-usapan natin nung una. Let's go ahead dun sa ano natin, sa mga accusations nga na 10 minutes before 2 a.m. Nag-up na yung token and nakita nila na itong wallet address na to. This is yun nga, nakabili ito ng malaking amount ng money tokens. And unfortunately, guys, this is considered as one of the sniper bot nga na nakita natin sa Twitter since April pa. After din kasi nito, meron din accusations na yun nga, yung sniper bot na yun, nakakuha daw and then pinasa daw dun sa isa pang wallet address. And itong wallet address daw na to is a dev wallet. So, tingnan nga natin dito. So, para makapunta dyan, punta ka lang ka sa tools, tapos rug check. Ayaw natin ng rug pull, diba, ng mga projects. And then search natin yung token. Actually, ang dami pala ditong mga ano, di ba? Mga money tokens, oh. And make sure natin na alam natin yung token address, itong E0. And then, kapag ka-chinik mo yung wallet address na yan, so basically, lalabas yung mga transaction dito and magiging aware tayo, ano ba yung nangyayari dyan sa wallet na yan, di ba? And kung makita natin na sobrang daming laman yan or what, or siguro nga, hindi nga siya dito eh, sa token na yan eh. So try natin na i-check yung iba ba. So related din yan sa UI problem siguro nitong ano tool na to. O di ba? So ibang money pa yung ginamit natin dito, hindi yung official na contract address. So, lumabas dito yung mga transactions ng wallet address na yon. And ayan nga, buy money, di ba? So yung accusations nga, this is a dev wallet checker. But the reality is, guys, kahit anong ilagay nyo dito na wallet address, kahit na ilagay pa natin yung wallet address natin, for example, gamit tayo ng test para hindi ko mabakita yung unmask na wallet ko. So, pag nilagay ko tong wallet sa MetaMask ko, and kung meron siyang transaction dito, and in-screenshot ko to, so, papalabasin na ba natin na dev wallet to, di ba? Which is, pag pumunta nga rin dito sa article, yun yung sinasabi. This is a dev wallet checker. And dahil lumabas siya dito, dev wallet siya. And natry ko na rin kasi to kanina. Pumunta ako dun sa token address. Tapos kumuha lang ako ng kahit ano dito. Kunyari ito. So nagpadala siya dito sa token address na to. Nung last time. Tapos ginamit ko to. Try natin ah. Siyempre may transaction siya. So may transaction to dito, di ba? And then kapag in-screenshot mo ba yan, sasabihin na natin na yung token address na yon, yung wallet address na yon is a dev wallet. So guys, so yun yung na-clarify namin today. And well, this is still related to ano, baseless accusations din. And siguro it's an informed ano rin. Parang syempre, hindi naman lahat siguro aware about this stuff and kailangan talaga mag-investigate para ma-check natin. Okay, so ang maganda rin talaga sa kanila is transparent sila, sinishare talaga nila yung mga tokens na meron sila and nasa tokenomics din naman nila to and sa plan kung paano nila i-release to, di ba? Kaya nga merong mga vesting and anticipate na nila lahat yon para ma-ensure na ma-balance yung mga nangyayari doon sa pag-appreciate ng mga tokens or kung meron mang mga ano ba, mga part ng team na gusto na nilang isell yung mga token nila. Although that's part, hindi naman natin mapipigil yon. At least anticipate na nila na
part by part lang yung ownership na pwede nilang mai-release. So that's still a good thing about Monsta Infinite. Yun, napagdaanan na nga natin yung mga accusations na sinasabi about Monsta Infinite na number one, yung sniper bot na pagkamalan nyo na wallet address nila yon, and then bakit nga daw na-open agad ng 10 minutes before the time. Pero yung reason talaga nila doon is they are veteran na sa cryptocurrency world, and they thought na kung bubuksan nila yun ng 10 minutes before the time, yung mga bots na makikisabay doon sa hype and sa demand ng token will fight with each other, and sila rin yung malulugi doon sa ginagawa nila na pag-automate nga ng pagbili and then pag-dump. Okay guys, so kung pupunta natin yung money during that time, so makikita talaga natin na sa mga first minute pa lang, 'di ba? In per minute, 'di ba? Talagang lumipad na talaga yung token. And that's something na na-anticipate nila, and they're thinking na pag nag 2 AM na, so okay na, 'di ba? Pero syempre, that's something na they cannot control as well. And yun nga, dumating na nga sa point na tumaas na rin yung value nung mga tokens sila, and they're aware na baka wala na rin bumili because of that, di ba? Pero the thing is, aware din naman sila dun sa effects nung nangyari na to, and they're willing to do some mechanism para mabalance sila yung mga tokens. Remember guys, hindi lang money yung token dito, may STT pa to, and they can balance yung pag-mint nung token na yun, and then how they will approach the game. So meron din silang mga lottery, meron din silang mga burning mechanism na ilalagay dito so that they can still balance that for long term. So hindi nila tinitingnan to na isang mabilisan ng ROI agad, and yun yung iniiwasan din nila kasi baka probably players will di ba, go away from the game agad. And kapag nasa blockchain games ka, nasa community din talaga para tumagal yung game natin. And iniiwasan din nila yung mangyari na hindi natin i-consider to as a game, but something lang na makapasok ka, tapos i-duplicate mo yung mga NFT items mo, and then that's it na. Parang walang masyadong changes. Parang na-share nila na nga na may option dito na kapag kakalabanin mo yung big boss, kapag namatay ka, gamit yung token mo, you can revive parang yung mga video games. And in that way, parang nababurn mo rin yung token for that. And ang target talaga nila is longevity ng game. So far, isa yun sa mga naalala ko and na-capture ko during the meeting. And yung other accusation nga yung sa wallet, so na-confirm na natin yun sa tool na any other wallet can be considered as dev wallet, even yung personal ko, di ba? So it's really a rumor. Anyone can really buy dito sa system na ganito, and tanggapin na natin 'yon. Kailangan matuto rin tayo sa mga 360 view ng cryptocurrency. Siguro nga kung like for example, marami rin sa atin na nag-join dito, yung pinakita ko sa previous video, hindi naman tayo ganoon pa na-expose sa PancakeSwap, pero hindi naman tayo nanood ng mga tutorial, and then directly pupunta tayo doon sa public sale. And what happened nga, ako to be honest, share ko lang din, nakaabang na ako noon, and once na nakita ko na nag-launch na even a few minutes before the time, kasi 15 minutes before nag-aabang na ako, nung nag-up na yon, na-click ko na yung swap, pero meron kasi kung treasure din eh, tapos bigla ako naisip na uy, yung palitan ng 1 BNB bat ganito. So nakaplano na ako eh. In-expect ko dapat around 10,000 money to. So hindi na ako nag-click, and nag-check na ako sa group chat, and confirm nga na tumaas na yung value ng money. So kailangan din talaga natin na maging aware dun sa mga platforms, sa mga concepts, para alam natin kung ano yung nangyayari. So yun, pakinggan din natin yung side ng diba, ng dev. Yung napag-usapan namin kanina, the CEO and the team is really serious. Of course, all of us. So balikan natin yung sa dev side, 'di ba? Kahit sino naman siguro talaga, aminin natin, huwag tayong magpa-ipokrito. Kaya tayo nandito, we're after the money, the investment, the ROI din, 'di ba?
Although alam natin yung effect din ng ano eh, mabilis ang ROI sa mga games, ang bilis din mag-die down ng mga games. Sinabi talaga ng CEO, and coming from them, they're not just about money, kasi kung sa pera lang sila, sa mga pre-sales, ang laki na nang pwede nilang ma-take home, 'di ba? Dollars na 'yon. Parang $20 million na or $30 million dun sa isang sale nila, and pwede na nilang wag ibalik yung BNB and tigil na, 'di ba? Sabihin na lang nila na ano, wala na. Tulad nung nangyari nga dun sa Crypto Hero and other games. Pero hindi nila 'yung ginawa kasi sabi nila sa AMA sessions, they are after reputation. They are after ano rin, popularity nung game and nung team nila, and at the same time they want to make an impact then and influence with other people, and sobrang ano yun, matinding why yun, di ba? So whatever things na makita natin na hindi tama, we will talk about it then. So yung natutunan natin na yun nga, not all of us are aware na merong mga sniper bot, and based dun sa mga research ko so far, these are legal, especially kung may namimit naman siya ng mga criteria na okay. And we cannot ano pa downplay yung mga developers na they are really good at technology, so magaling talaga sila doon, na in advantage nila yon. And if that is something that we can do as well, or if you want to take risk sa mga services na ganoon, we always have an option related to that. Pero syempre it depends pa rin on us. And something na we can do rin in the future is kung meron tayong mga papasukin, di ba? Alam ko, medyo nakakarindi na sa tenga nga raw na sinasabi ng mga influencers na laging do your own research. Pero that's the reality. Do your own research talaga. And kung siguro, yung mga nabiktima lang na nakabili sila ng agad sa 1BNB, parang ano ba? As in, kung 2,400 money yun, nakakuha lang sila ng hundreds or 200, and sinisisi na nila yung nangyari dun sa ano, sa takbo ng token. Pero yun, nalaman nga natin na everything is really expected and nangyayari talaga yon. So kailangan lang na mas knowledgeable pa tayo about dun sa mga PancakeSwap platforms, sa mga pwedeng mangyari sa token launch. So natutunan na tayo dun yung mga liquidity concepts, yung market cap, and everything na pwede nating matutunan para sure tayo dun sa papasukin natin. And then pag na-weigh natin yung advantage and disadvantages and hindi pasok sa risk appetite natin as investors, diba? So huwag na natin pasukin yun. And kung willing tayo mag-take ng risk, then diba, let's go. Continue natin. So depende talaga yung sa atin. Or papasok na ba tayo ngayon or hindi, diba? Ako personally, yung opinion ko lang dun is ngayon, convinced na ako eh, na they're really doing something para i-improve and magawa nila yung commitment nila na low entry barrier. Pero ako, I will still observe kasi nakakuha ko ng information na sasabihin lang nila yung pricing ng mga teams before the market launches. And observe muna ako. So hindi ako agad-agad magde-decide na, uy, may positive news, di ba? So bilhin na ako ng token kasi a-adjust naman pala nila yung, ano, yung token. So walang advice na ganun. So depende pa rin sa atin. Ngayon, ito yung nakikita natin ng mga information, and we can all only weigh kung ano yung decision natin as a person, diba? As an individual. So ano na yung mga solutions na gagawin nga ni Monza Infinite? So they will try to balance yung mga ano, mga tokens supply. Yung pagmint ng isang token, and then yung sa pagmatch noon sa money. And then kung ano yung mga mechanism na i-introduce nila within the game, ano yung mga activities, how are they going to make the game more competitive and enjoyable para long-term laruin ng mga players. So they will continue to find a way para hindi lang naka-focus sa ROI na ROI agad, o 1 month, 1 week ROI ka na, so okay ka na, so parami ka na ng NFT and so on. So goal talaga nila is mag-last yung game na to. And yun nga, matuto sa mga pagkakamali ng mga ibang NFT games. And kami rin, excited lang din naman kami, di ba? Parang, paano yun? So nakalimutan ko palang in-next yung slide. So yun yung what's next. So yun lang yung mga updates so far. Yung iba sobrang technical na. Hindi pa ako ganun ka technical. Kasing technical nung CEO. Alam niya talaga yung mga ano, nangyayari dun sa
sa background, sa crypto world. And sana maging ganun din tayo, di ba? Para mas magaling pa tayo pumili kung saan tayo mag-invest or kung ano pa yung ma-advise natin sa iba, lalo na kung may mga questions din. So, continue lang natin yung mga learnings natin dito. And minsan talaga, guys, sobrang sakit matuto dito sa stocks, sa crypto world. Parang tinatawag nga yun na tuition fee. Ako, even ako, marami rin ako mga experience. Na-hack din yung ibang mga MetaMask wallet ko. And nakuwanan din ako. Or nagbabayad tayo ng gas fee for 2,000, 3,000. Tikikmata natin ginagawa yun, di ba? Kasi nga, we are new to this world. And as long as natututo tayo, we know how to approach it the next time, di ba? So, yun lang. So, thank you guys for watching this video. Kung tingin nyo nakatulong to, don't forget to like the video and subscribe. And if you have any questions, comment lang and tatry ko talaga na sagutin. And kung hindi ko alam yung sagot, itatanong ko dun sa Monsta Infinite and I'll get back to you. Thanks guys. Bye.